Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, samahan niyo ko upang maging instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Isang mapagpalang araw po ngayon ng Sabado. Welcome to Hold the Line, Police Senior Master Sergeant Brother Ral Dimones. Mula po sa ilalim ng bandila ng Pinag-isang Puso, Catholic Charismatic Ministry Incorporated, at sa tulong po ng panalangin ng mahal na ina ng Birhen ng Guadalupe, nais pong magbahagi. Ang mabuting balita po ngayong Hulyo 24 taong 2021 ay hinango natin kay San Mateo Kabanata 13 talata 24 hanggang 30. At ito po yung may pamagat na ang talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan. May isang taong nagasik ng mabuting bini sa kanyang bukid, pero kinagabihan, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at nagasik ng masamang damo at umalis. Bago po tayo magsimula, magbahagi ng mabuting balita. Ang inyong pong lingkod ay galing po sa St. Clair kaganinang umaga, at ang aking pong biyanan ay tinawag na po ng ating Panginoon. Siya po'y sumakabilang buhay. Pero napakabuti po ng ating Panginoon. Bagamat almost 24 hours lamang po siyang na-confine, tuluyan na po siyang binawian ng buhay. Na-found out po na ang kanyang baga ay may malaking bukol na. Siguro po hindi lamang dumadaing itong aking biyanan. At nung na-found out nga po doon, hindi na po siya tumagal. Nakakalungkot po isipin, pero sa isang banda, nagpakita pa rin ng himala ng ating Panginoon. Almost 210 po yung aming bill sa hospital. Pero tulad nga ng ating Panginoon, ang sinabi niya, God will provide, bagamat utang, pero sa awa po at biyaya ng ating Panginoon, at may mga tumutulong pa rin po. Ang aming pong, aking pong father-in-law ay nahulugan po namin ng almost kalahati, at promissory note po yung iba. At siya po'y pwede nang dalhin sa punerarya para po ma-cremate. At sa awa po ng Diyos, negative po yung kanyang swab test. God is in control. God will provide. God is everything. God is good all the time. Pagamat may problema, may mga suliranin, naririyan pa rin ang ating Panginoon. Sa gospel, kapatid, nang nagtanim ang ating Panginoon ng mabuting binhi, dumating ang kaaway. Ito yung mga salbahe. Ito yung black forces. Ito yung mga kampon ni Satanas. At ang purpose nito ay maghasik ng mga hindi mabubuting binhi. Bakit? Dalawa kasi ang pwede mong bagsakan. Pag sabay tumubo ang binhi na ito at hinatak mo ang damo, automatic masasama yung mabuting binhi o yung trigo. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa talinghaga, hintayin mo munang lumaki. Hintayin mo munang lumaki, at pag lumaki na, iiwalay mo yung trigo at iiwalay mo yung mga damo, bigkisin yung mga damo at sunugin. At yung matatabang trigo, siya ngayon yung ating gamitin sa kabutihan. In ano yung pinapakita dito, kapatid? Na there are two forces talaga sa ibabaw ng mundo. Pwersa ng kabutihan at pwersa ng kasamaan. Pero hindi ka pwedeng magdalawa. Kailangan kang mamili. Ikaw ba'y nasa mabuti o ikaw ba'y nasa masama? Ikaw ba'y nasa puti o ikaw ba'y nasa itim? Sapagkat pagdating ng takdang panahon, may pagsusulit na gagawin. Tatanungin sa'yo kung ikaw ba'y nasa meron o na ikaw ba'y nasa wala. Sabi nga doon sa sabong, ikaw ba'y nasa yamado o ikaw ba'y nasa dehado? At pagdating ng time, makita natin na sa bawat laban, ang Panginoon pa rin ang mananalo. Kaya, ang pangalawang tanong sa atin, kanino ka tataya? Kanino ka tataya? Unang-una, pinapipili tayo. Ngayon, kanino ka tataya? Tataya ka ba sa ating Panginoon o tataya ka ba sa kalaban? Pag tumaya ka sa kalaban, akala mo lang panalo ka ngayon. Pero pagdating ng takdang panahon, pagdating ng judgment, doon ka sisingilin. Doon mo sa makikita na yung akala mong talo, yung akala mong si Kristo na napako sa krus, pero hindi mo alam, sa ikatlong araw, mabubuhay pala ito. Ganun din ang nararanasan natin sa yung mga ginagamit ng Panginoon. Pagamat akala natin, talo. Pagamat akala natin ay sa dami ng problema natin, quit na, give up na. Pero tandaan mo, kapatid, naririyan lang ang Diyos. Kasama natin siya sa bawat battle ng ating buhay. Hilingin natin sa araw na ito na, Lord, nawa ang matayaan namin ay
yung kabutihan at hindi yung kasamaan. Nawa Lord, patuloy mo kaming bigyan ng karunungan para malaman namin kung ito ba'y tama o ito ba'y mali. Patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan para ipaglaban ang tama at iwasto ang mali. At patuloy mo kaming bigyan ng kababaang loob upang nang sa ganun, sa bawat kamalian namin, matuto kami, i-accept namin at makita namin sa likod ng kababaan ay pagpapala kaming matatabok. Ilingin natin sa araw na ito na nawa sumalangit po ang kaluluwa ng mga yumao. Nawa ipatatagin ang pamilya ng mga dumadanas ngayon ng problema, yung mga binabakap. Nawa patuloy silang samahan, gabayan at pantayan ng ating Panginoon. Then it Father, to Son of the Holy Spirit, Amen. Amang dakila, salamat po sa araw na ito na ipinaalala mo na may dalawang persang naglalaban, persa ng kabutihan at persa ng kasamaan. At nawa Panginoon, dito po kami mapunta sa kabutihan, sa iyo po kami mapunta at hindi po sa kasamaan. Panginoon, tinataas namin ang mga lugar na binabaha sa oras na ito. Panginoon, pawiin po ang kanilang lungkot. Palitan ito, Panginoon, ng pag-asa at pananampalataya. At Lord, yung mga pamilya, Panginoon, na nawalan ng mahal sa buhay, comfort them. Ibigay mo sa kanila, Panginoon, ang espiritong mga aliw, ang espiritu ng kalakasan at katatagan. Talam namin, Panginoon, sa likod ng aming mga problema, naririyan ka, kasakasama ka namin. At hindi mo kami iiwan, di pababayaan man. Sinusuko po namin ang lahat ng ito na may pagpupurit pasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Kristo na nabubuhay noon magpakailanman, magpasawalang ganit siya nawa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Malang Espiritu, Amen. Mula po sa pamamahala pa rin ng Makati City Police Station, sa ilalim po ng liderato ni Police Colonel Harold Depositar, patuloy po na nagsasabi ang ilingkod, just hold the line, nawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.